cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Alright, magandang umaga mga mag-aaral. Siyempre, pati na rin sa ating mga kapwa guro at ang ating kapitapitagang mga magulang. Welcome po sa ating Itulay Online Tutorial. At para sa oras na ito, ako po ang inyong makakasama, si Tutor Jester. Si Tutor Angel po na lagi niyong kasama ay may inaasikaso lamang. So, ako muna po ang inyong makakasama ngayong umaga. ESP 2 po. Quarter 3, Week 3 at ang ating paksa sa araw na ito ay ang pagpapasalamat sa mga karapatang tinatamasa. Hindi ba noong nakaraang linggo ay tinalaki ninyo kasama si Tutor Angel ang mga karapatan? Kung kaya't ngayon naman, ito naman yung paraan ng pagpapasalamat. Kaya ihanda na ang inyong lapis at papel, maging ang inyong SLM o Self-Learning Module. Salamat po sa ating mga kaibigan mula sa Pivot 4A Calabarzon para sa pag-allow na magamit ang ating module. Matatagpuan niyo po ito sa pahina 14 hanggang 18. Magandang umaga sa lahat ng ating mga online viewers, online learners na talagang nakatutok ngayong umagang ito. Ngayong umaga ay kayo ay inaasahang una na uunawaan ang kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa. Ikalawa, kayo ay makapagbabahagi ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng kwento. Good morning po, watching from Balingasay National High School sa Bulinao, Pangasinan, si Ronnie Kaasi. Ayan, maraming salamat kay Gracer, kay Janus, kay Princess, kay Jeena, kay Elijah, at marami pang iba. Mamaya babanggitin ko ang inyong mga pangalan. Magkaroon muna tayo ng mga pagbabalik-aral. Yun niya ay ang karapatan. Tinalakay ninyo kay Tutor Angel ang una, maisilang at magkaroon ng, syempre, ng inyong pangalan. Lahat naman tayo, di ba? Mayroong pangalan at yan ay bigay sa atin ng ating mga magulang. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga o mag-aalaga sa atin. Okay? Ikatlo, magbigyan ng sapat na edukasyon. Magkaroon tayo ng edukasyon, ika nga. Mahalaga ang edukasyon kaya ang ating mga magulang ay tayo ay pinapapasok sa ating paaralan. Number 4, magkaroon ng sapat na pagkain, damit at syempre ang ating tirahan. So bukod sa pagkakaroon natin ng pamilya na nag-aaruga sa atin at edukasyon, syempre dapat meron tayong sapat na pagkain. Yan ang isa pa nating karapatan na dapat nating matamasa.
Okay? Number 5, magkaroon ng malusog at aktibong pangangatawan. Kayo ba ay malusog? Siyempre dahil yan sa mga pagmamahal at pagbigay ng sapat na pagkain sa atin ng ating mga magulang. Grade 2 po ito. Ayan. Good morning po, watching from Bukal Sur National High School, Quezon Province. Ayan. Watching, sino ba ito? Ayan. Si Maria Alma Manalo, magandang umaga po. Kay Elijah na talagang very active. Si Zoe Annika Villanueva, magandang umaga po. Okay. So, ik-anim. Matruan ng mabuting asal at yung kaugalian. Uy, dapat tayo ay mabubuti, ha? Hindi porke meron tayong mga, kumbaga meron tayong sapat na pagkain o edukasyon o tirahan, magyayabang tayo. Dapat maging mabuti rin tayo. Maging maganda ang ating ugali para marami tayong maging kaibigan. Tama ba, learners? Okay, watching from Bagong Silangan, Silangan Elementary School sa Quezon City, si Eva Charlene, good morning! Ayan, ikani, mabigyan daw ng proteksyon laban sa kahit anong panganib, sakit o anumang bagay na makasasakit. Kaya nga tayo ngayon sa panahon ng pandemya, pinag-iingat tayo, stay at home muna ang mga kabataan, ang mga mag-aral ay nag-aaral sa loob ng tahanan. Katuwang ng guro ang mga magulang sa pag-aaral. Ayan, sa pagbibigay ng mga aralin, di ba? Katuwang ng mga mag-aaral, ng guro, ang siyempre ang ating mga magulang para pabigyan tayo ng sapat na edukasyon. So, sa puntong iyan, mapoproteksyonan tayo dahil sa bahay muna tayo o sa tahanan muna tayo nag-aaral. Okay? Alright, meron tayo mga tinatawag na modular distance learning. Ayan, number 8, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan o yung community na ating tinatawag. So in our case, meron tayong barangay. So yung mga barangay captain natin, yung mga barangay councilors, talagang pinoprotektahan tayo. Lalo't higit sa panahon ngayon. Okay? Ayan. Number 9, makapagpahayag ng sariling pananaw. Siyempre, magkakaroon ka siyempre ng sarili mong mga naiisip. So ikaw bilang isang individual, isang mag-aaral o isang bata, malaya kang magpahayag ng iyong views o opinion sa isang bagay-bagay. At syempre, number 10, mapaunlad mo ang iyong skills o yung talent mo o iyong kasanayan. Gamitin ang talent sa wasto, ha? Ayan. Kung ikaw ay marunong umawit, kung ikaw ay marunong sumayaw, huwag mahihiya. Ayan. Syempre, gamitin iyan. Ipakita kung anumang meron ka. Tama ba yan, John Gabs? Okay. Magandang umaga din kay Princess at Tina Mission. Blessed morning po, learner from Sanguin Integrated School. Good morning. Ayan. Good morning. Good morning po. At syempre, ang ating essential question. Sagutin ito, ha, o pag-isipan muna. Mamaya, ating sasagutin ito. Kung may naiisip na kayo, pwede niyong isulat ang kasagutan sa inyong mga comment box. Okay? All right. Handa na ba? Handang-handa. Ang talent daw po ni Zoe ay umawit o kumanta. Ipakita yan. Pwede mag-upload sa Facebook ng iyong talent. Okay? Good morning po, Margo Andrea Mabunga, Grade 2 Pearl from SJDM Bulacan Central School. Ang advisor daw niya ay si Teresita, si Ma'am Teresita Mateo. Good morning, Ma'am Teresita. Good morning, Margo Andrea Mabunga. Ayan. Grade 2 po daw SSCS from Baliwag North Central School sa SDO Bulacan. Si Monica Isabel Tuason Alcantara. Good morning. Okay. So bakit nga ba kailangan pahalagahan ang mga karapatang ating tinatamasa? Babalikan natin ang inyong mga kasagutan, mga mag-aral, maya-maya lamang. Okay? All right. So, ito naman, mga mag-aaral. Meron ditong larawan, apat na larawan. Aalamin natin kung bakit nga ba mahalaga na mapahalagahan natin ang ating karapatan. Pero, isa-isahin muna natin. Kita natin sa unang larawan, ang isang mag-aaral, ang isang bata na tila baga nag-aaral. Alam na natin na karapatan natin makapag-aral. Sa ikalawa ay ang magkaroon ng ating mga magulang na mag-aaruga sa atin. At syempre,
Ikatlo, ang isang mga kaibigan o mga kasama sa buhay na talaga nagmamahal sa atin at magkaroon din ng sapat na pagkain. So, iisa-isahin natin yan, yung mga kalagahan, maya-maya lamang. Ayan. Salamat sa aking mga karapatan. Ito ay isang maikling kwento. Alright, so hayaan yung basahin ko para sa inyo. Pagising ni Helen, isang umaga ay nakita niya ang kanyang tatay Oka na papasok sa trabaho. Pag-alis ng kanyang tatay, tinanong niya ang kanyang nanay Remy, "Nay, bakit po kailangan magtrabaho ni tatay?" Nakangiting sumagot si nanay Remy, "Siyempre anak, kailangang magtrabaho ni tatay upang maibigay sa iyo lahat ng iyong mga pangangailangan." Niyakap ni Helen ng mahigpit ang kanyang nanay at sinabi, "Napakaswerte ko po pala. Maraming salamat po sa inyo. Bilang pasasalamat ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Ako rin po ay laging magpapakabait. Magiging magalang rin po ako." Tuwang-tuwa si Nanay Remy sa kanyang anak. Narito ang ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Ayan, bago natin sagutin ang mga katanungan, batiin muna natin ang ating mga mag-aaral, at syempre ang ating mga guro. Good morning po, watching from Masikalbago o Bagao, Cagayan. Uy, naaabot tayo doon. Maraming salamat po, Ma'am Mary Ann, ha? Kay Alia Lungis, watching from Lipa, Batangas. Good morning po. Talagang mga taga-Batangas ito. Tagalugar ko din eh, sa Batangas. Si Jeremy, si Digma, karapat mo daw makapag-aral at maging mabuting bata. Tama yan. Good morning po, grade 2 from Baliwag North Central School. Ayan, good morning. Ayan, marami talagang sumasagot sa ating mga katanungan. So balikan natin ang ating kwento. Sagutin natin ang ating mga katanungan. So number 1, saan daw pupunta si Tatay Oka ayon doon sa kwento? Saan pupunta si Tatay Oka ayon sa kwento? Sige nga, online. Pakisagot nga. Ayan. Good morning kay Ma'am Digma, Nigel. Okay. Ayan, nakasagutan ni Digma ay pupunta daw sa trabaho. Si Gallagher Aguilar, isa sa ating mga duty of the week. Ayan, si Tatay Oka ay pupunta sa trabaho. Good morning po from Summer Division. Good morning po from San Juan Central School. San Juan, Batangas po. Uy, good morning po sa mga taga-Batangas. Sa trabaho po, ayon kay Fatima Zura Cruz. Very good, ha? Carmencita Lacson, sa trabaho din. Ayan. Grande na kasagot ni Sophia, ni Rymer, ni Jody, ni Monica, ni Larry, at ni Daryl. Okay. Alright, i-reveal natin ang kasagutan. Pupunta daw si Tatay Oka. Batay doon sa kwento, sa trabaho. Alright? Okay, number 2. Bakit daw kailangan magtrabaho nitong si Tatay Oka? Bakit kailangan magtrabaho ni Tatay Oka? Pwede naman na sa bahay na lamang, pero bakit nga ba kailangan magtrabaho ni Tatay Oka? Tingnan nga natin ang inyong kasagutan online. Ayan. Okay. Si Jacob daw, mula sa Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan po. Ayan. Good morning po. Good morning din. From Lubao, Pampanga, si Prince Jacob Bakilod. Good morning. Ayan. Ayon kay Gallagher. Ayan. Ayon kay Gallagher daw. Kailangan magtrabaho ni Tatay Oka upang maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Upang maibigay lahat ng pangangailangan ni Remy, ayon kay Gabriel Escobedo. Ayon naman kay Riel, ayan, maibigay lahat ng pangangailangan. Ayan. Ayon kay Dirk Zilis Eleuterio, para maibigay po ang pangangailangan ng pamilya. Number na tuloy eh. Ayan. Si Tutor Angel, magandang umaga, maraming salamat. Makakasama niyo po uli si Tutor Angel sa ESP2. Next week, meron lang po siyang inaasikaso. Ayon kay Cleo Marie, sa kanyang trabaho, number 2, para maibigay kay Helen lahat ng kanyang gusto. Maibigay po ang pangangailangan, ayon kay Princess, para po makuha po ang lahat ng kailangan nila. Ayon kay Fatima
Suhara Cruz. Uy, salamat ha. Ayon kay Quincy naman. Okay, ayan. Ayon kay Jody Sandoval. Para po may pagkain at para di magutom. Tama ka dyan. Para maibigay ang pangangailangan ayon kay Dongbu. So upang maibigay lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, partikular ang kanyang anak na si Remy. Okay. Tama ang iyong kasagutan, Johanna Riel Gumarang. Palakpakan naman natin ang ating mga mag-aaral. Talagang bibong-bibo, very participative at active. Pwede nyo itong i-share ha para mas marami ang makatuto sa sandaling ito. ESP 2 po ito, edukasyon sa pagpapakatao. Para mayroong pagkain ng pamilya, Angie Brescias Adante. Okay, number 4 question. Dumako tayo sa number 4 question. Anong mga karapatan ni Helen ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang? O paano nakapagpasalamat din si Helen sa kanyang mga magulang? Magkaroon ng sapat na pagkain, damit at tirahan. At syempre, makapag-aral ng mabuti, magpabait, magpakabait at magiging magalang. Okay, sunod. Dumako tayo sa pagpapahalaga sa ating mga karapatan. Ito yung ating mismo tatalakayin sa araw na ito. Okay? Alright. Oy, maraming salamat ha. Watching from SDO Bulacan, si Dalia Tadeo. Karapatan makapag-aral po. Thank you so much. Okay. Ayan. Very good ha. So, una sa ating larawan, ito ay ang pagpapahalaga ng pagpapasalamat sa poong may kapal. Kayo ba ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal? Ayan, kung ano man ang relihiyon mo, mga mag-aaral, kung ikaw man ay katoliko, kung ikaw man ay iglesia, Muslim, o kung ano man sa hindi ko nabanggit, kailangan huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa poong may kapal para, kumbaga, tuloy-tuloy ang ating biyaya, hindi ba? Tuloy-tuloy ang ating tinatamasa, ini-enjoy natin ng karapatan. Dahil siya naman talaga ang ating may kapal, ang tunay na nagbigay ng lahat ng ito sa atin. Okay? Alright. Alright. Salamat. Sunod. Pagpapahalaga sa karapatan, ikalawa. Ano kaya ito? Yan. Pagiging mabait at masunurin sa magulang, maging ang pag-aaral ng mabuti. Kayo ba ay sumusunod sa inyong mga magulang? Kayo ba ay laging nagfa-follow sa kanilang mga gusto? Ayan. Kung kailangan mag-stay sa bahay, huwag nang lalabas sa bakuran, mag-stay na lamang. Kung kailangan maghugas ng pinggan, sundin sila. Ito rin naman ay para sa inyo, hindi ba? Para matuto din kayo para sa inyong buhay in the near future. At syempre, kailangan nating mag-aral ng mabuti. Okay? Mag-aral tayo ng mabuti para may maisukli tayo pagdating ng panahon para sa ating mga magulang. Dahil yung pagmamahal na ibinibigay talaga nila sa atin ay hindi masusuklian. So sa paraang iyan, sa pag-aaral nating mabuti at sa pagdating ng panahon na tayo ay makapagtapos at magkaroon ng magandang ng trabaho, na magandang trabaho, maipapakita natin ang pagpapasalamat natin sa kanila na hindi talaga sayang yung kanilang dugo at pawis na inilaan para sa atin, sa kanilang pagtatrabaho. Hindi ba? So kailangan nating mag-aral ng mabuti. Huwag sayahin ang oras sa paglalaro lamang. May oras naman sa paglalaro. Pero dapat higit na tayo ay mag-aral ng mabuti ha. Okay. Watching po from Kawit, Cavite, Batong Dalig o Batong Dalig Elementary School, Grade 2. Maalalahanin. Okay, magandang umaga. Siyempre, mag-aaral daw po ako ng mabuti, sabi ni Jody Sandoval. Sabi ni Jomaline na nanonood sa YouTube. Ganun din daw siya. Okay, magandang kaugalian yan ha, mga bata. So, hindi lamang sa paraan ng pagsasalita ha, hindi lamang sa paraan ng pagtatype na sasabihin mong mag-aaral po ako ng mabuti. Dapat nakikita. Dapat ginagawa ng buong puso.
Okay. Alright. So, dumako tayo sa sunod na bilang. Alright. So, ano kayang pagpapahalaga ito sa karapatan? Pagtulong sa mga gawaing bahay. Kayo ba ay ganyan? Tumutulong sa mga gawaing bahay? Tingnan niya natin ang inyong mga kasagutan. Opo ba o hindi po? Ano ba yung mga gawain sa bahay na inyong ginagawa bilang pagtulong sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid? Ayan, ayon kay Gabriel, susunod sa sinasabi ng magulang po. Tama ka dyan. Monica, tama din ang iyong kasagutan. Si Jamalen, thank you. Watching from Antipolo City. Great to po ako. Ang section ko po ay Archimedes. Good morning, sir. Ayon kay Jeneline Manambit. Ayan, lagi po akong natulong sa mama. Very good, ha? Very good. So, sige nga, pwede kayong mag-post sa inyong, sa comment box na ito para makita natin totally na kayo ay tumutulong. Kung hindi naman kaya, okay lang. Opo, naguhugas po ako ng pinggan at nagwawalis. Ayon kay Alkaya, naguhugas po. Nagmo-module. Very good, ha? Pagtulong sa gawaing bayan. Ayon kay Digma, watching po from Hanjin Integrated School in Casilejo, Zambales. Si Triple Cabana Kapospos. Nagluluto po ako ayon kay Ven Makuha. Grade 2, marunong na bang magluto? Kung hindi kaya, wag muna, ha? Wag pipilitin, baka mapaano, baka hindi pa abot yung ating kalan, yung ating stove. Kailangan well-guided ng ating mga magulang kapag tayo ay gagawa ng mga gawaing pambahay. Okay? Alright. Okay, nagdidilig po. Ayan, nagwawalis po ayon kay Darilia. Nagwawalis din po. Tinutulungan po ang mama ko. Nagwawalis po ako ayon kay Josa. Naglilinis po ako ayon kay Nora. Ayan, nagmo-module din po ako ayon kay Micaela Pineda. Nagwawalis, nag-aalaga ng kapatid ayon kay Margo Andrea. Okay. Uy, si Ma'am Lia ay isang teacher. Teacher daw, 52 years old na daw siya. Salamat po, ha, sa mga kapwa-guro na patuloy na nagpapatronage o pagpapatronize ng ating Itulay Online Tutorial. Sama-sama tayo dito sa pagsugpo sa pandemya para tuloy-tuloy ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Sunod, dumako tayo sa sunod na pagpapahalaga. Ano kaya ang pagpapahalaga ito sa ating karapatan? Ayan, pagiging magalang sa pakikipag-usap. Gumamit tayo ng po at opo, ha, hindi lang nakalagay doon sa ating larawan. Pero bilang isang bata, bilang isang grade 2 learner, huwag natin kakalimutan na gumamit ng po at opo sa lahat ng mga salita, sa lahat ng mga pangungusap o statement na ating ipinapahayag, lalo't higit sa mga nakatatanda sa atin. Yan ay bilang respeto o paggalang sa kanila, ha? Okay. Mga mag-aaral, huwag kakalimutan yan. Napakalaga yan. Mga bata, pag nasimulan mo yan ngayon pa lamang, madadala mo yan sa pagtanda mo. Kumbaga, marunong kang rumespeto at in return, ikaw din ay re-respetuhin ng kausap mo. Pag nakakita ka, pag may nakasalubong ka, batiin mo, magandang umaga po, good morning po. Ayan, matuto tayong gumalang sa ating mga kausap. Kahit na lamang sa pag-chat-chat, huwag kakalimutan na gumamit ng po at opo. Yan ang magic word, ika nga, para magkaroon tayo ng paggalang sa ating kapwa. Okay? Alright, gumagamit po ako ng po at opo at nagmamano po ako sa nakatatanda. Ayon kay Nura Rashid. Uy, sa panahon ngayon ng iba, nakakalimutan na magmano, magbless. Ano? Huwag kakalimutan. Sana sa panahon ngayon, ma-instill pa rin yung values, yung value na yan sa ating mga mag-aral. So ito yung hamon sa ating mga magulang at sa ating mga guro. Lagi natin paalalahanan ang ating mga mag-aaral na kapag may nakasalubong sila na matatanda, magmano. Pero sa panahon ngayon na pandemya, pero sa panahon nga ng pandemya, better po na iwasan muna, ano, para tayo ay makaiwas sa virus. So pagkatapos na lamang ng pandemya na ito, tuloy-tuloy ang ating mga gawaing pagre-respeto na iyan. Okay?
Huwag kalimutang gumamit ng po at opo, sunod. Ayan, ano kayong pagpapahalaga? Sa karapatan ito, pagtulong sa mga nangangailangan. Ayan, yung bago pa man yung ating pandemya, yung iba sa atin na marunong nang mag-cross ng street ay tumutulong sa ating mga nakatatanda kung hindi nila kaya. Maraming naman paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan, hindi lamang yung pagtulong sa kanila na makapag-cross o makatawid sa ating kalsada, hindi ba? Ano-ano kaya ang mga iyon? Yung pagtulong, kung kunyari, si teacher sa paaralan, nahulog yung gamit, tutulungan mo siyang limutin at ibigay sa kanya ito para hindi mahirapan ang iyong guro. Tama ang iyong kasagutan, Ninya Celine de Guzman. Tama din ang iyong kasagutan, Sophie. Pagtulong po sa nakatatanda, katawid sa kalsada, lalo na po ito ay may sakit. Okay, tama ang iyong kasagutan, Sophie Aguirre. Ako po, tumutulong rin po ako, ayon kay Monica Isabel Tuason Alcantara. Ayan, aalalayan po ang mga lolo at lola. Very good, ha? Gabriel Escobedo. Pagtulong po sa nakatatanda, yan ay galing kay Denise Lorraine. Opo daw, galing kay Dongbu. Very good, ha? Learners, talagang very active and participative tayo. Pagtulong po sa nakatatanda, very good. Tutulungan ko po si Lola, ayon kay Johanna Riel Gumarang. Okay, tutulungan din po ang aking guro. Okay, tama yan. Susunod. Siyempre, pagpapahalaga sa karapatan. Ano kaya ito? Ito ay siyempre ay ang pag-iimpok o pag-iipon. Okay? Alright. Pag-iipon o pag-titipid. Kayo ba ay matipid? Kayo ba ay marunong mag-impok o mag-ipon o kung ano man tawag dyan? Mga mag-aaral, sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, alam naman natin na nahihirapan karamihan ng ating mga magulang sa paghahanap ng trabaho o sa pagkita ng salapi. Kaya kailangan magtipid tayo. Huwag kung ano-ano yung ating binibili o ino-order, ha, sa anumang mga sa ating mga online shopping, di ba? Kailangan magtipid. Pigilan ang sarili na bumili sa mga online shopping na iyan. Alright. Sabihin din si nanay at tatay para makapagtipid din sila. Good morning po. Ako po ay nag-iipon ayon kay Fatima Cruz. Ako din po ay nag-iipon at nagtitipid ayon kay Cleo Maro Marie Bano. Good morning. Kay Reimer, kay Daryl, ganun din. Kay Maricar, kay Johanna Riel, pagtitipid. Okay. So bakit nga ba kailangang pahalagahan ang mga karapatang ating tinatamasa? Sige nga, ito ay isang challenge para sa ating lahat. Bakit kailangang pahalagahan ang mga karapatang ating tinatamasa? Nag-iipon po ako para sa pamilya. Ayon kay Sophie Aguirre. So sige nga, sagutin nga natin. Bilhin lang daw ang pangangailangan. Ayon yan. Okay. Gallagher, oy, bilhin lang talaga yung mga kailangan natin. Ano? Hindi yung basta na lamang, ay, bibilhin ko to. Ay, nakita ko to, ang ganda. Bibilhin ko na to. I-add to cart ko na ito. Mali. Dapat yung lamang talagang kinakailangan natin. Okay? Alright. Nagtitipid po ako dahil gusto ko po na matulungan ang aking mga magulang. Para po daw maging mabuting tao. Ayon kay Prince, sagot yung kanina ni Ninya Celine de Guzman. Bakit kailangan pahalagahan ang mga karapatang ating tinatamasa? So, kailangan nating mapahalagahan itong ating mga karapatang ating tinatamasa para tayo bilang isang individual, bilang isang mag-aaral, o bilang isang citizen ay magkaroon tayo ng sapat na, kumbaga, meron tayong matutulungan din in the near future. So, mahalaga itong mga karapatan na ito na ating mapahalagahan para hindi sayang yung mga binigay sa ating karapatan ng Panginoon, ng ating may kapal, at syempre, lalo't higit ng ating mga magulang. Sana lahat tayo, mga mag-aral, ay maging successful balang araw. Dahil sa pagtulong natin,
sa ating mga magulang at sa pagpapahalaga natin yan sa ating mga karapatan na ating ini-enjoy sa kasalukuyan. Okay? So makita-kita po tayo muli kasama siyempre si Tutor Angel next week at ako si Tutor Jester sa ibang asignatura sa English at Filipino. Makakasama niyo po ang ESP Blessed Thursday mula 9 a.m. hanggang 11:30 a.m. At siyempre tuloy-tuloy pa rin buong maghapon ang ating Itulay online tutorial ngayong araw. Marami pong salamat. Ako po si Tutor Jester at susunod na po si Tutor Sip. Ako po si Tutor Jester. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!